pinsan kaya da. Hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, nandito po tayo kay Jeremy. So ngayon po, naisip ko po na isama si Jeremy sa aking mission, sa aking pag-scout para makagala naman po siya, no? At malaman niya kung paano ako magtulong po sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, at meron din pong pinabot si Ninang Nena para sa kanya. So sabi ni Ninang Nena ay kumain daw po kami sa labas. So ayan, at mamaya pakain na rin sa labas si Jeremy po, ano. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago pong uploads. At please po, huwag po kayong mag-skip ng ads, ano, kasi malaking bagay po yan mga kalingap. So tara mga kalingap, punta na po natin si Jeremy. Tara po. Mga kalingap, andito tayo. Jeremy. O, kamusta Jeremy? Ayos lang po. Ayos lang po. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Eh, ngayon po umaga, pagkagising po, nagbilad po ng palay. Grabe, sipag talaga. Nagbilad po yung palay. Kanina, nagtulong ka sa mama nila, Kevin? Opo. Nilabas po yung palay, tatlong man. Kaban? Opo. Kamusta na nang matapos ng mablog kita? Ano yung mga pakiramdam? Ay, masaya din po. Masaya? Ay, pero hindi ko pa rin po nakakalimutan. Hindi mo pa rin nakakalimutan. Pero kahit pa paano, dapat mas masanay ka na normal yun sa buhay, ano? Kasi pag pilit mong tinanim pa rin yan sa puso at isipan mo, ikaw din ang mahihirapan, di ba? Kaya dapat matuto ka na kahit pa paano, na malampasan niya mang ganyang bagay, ganyang mga problema, di ba? So sa ngayon, isasama kita. Tayo ay mag-i-scout. Okay lang sa'yo? Para makita mo kung anong ginagawa ni Kuya Vincent, at para makagala ka na din. Excited ka na ba? Opo. Na makita si Kuya Vincent at na tumulong sa ibang tao. So ikaw din, mag-interview ka ha? Interviewin mo. Kaya mo? Sige po, kakayanin ko. Yan. Para ma-experience mo din kahit pa paano, ano. So, ayan. Matutuwa ako sa iyo, Jeremy, kasi ang daming nagmamahal sa iyo. Ang daming nagsusuporta. Ano? Kaya, gaya ng sabi ko sa iyo, gawin mo lang yung mga nakakabuti para sa sarili mo, ano. At darating mo din sa point na pag nakuha mo na lahat yan, tapos mo lahat yung paghihirap mo, may magandang resulta yan. So tara, at tayo mag-i-scout na. Ha? Ready ka na? Ready na po. Yun. Tara. Yan mga kalingap, ito pala si Miss Angelin ay dating teacher ni Jeremy. Opo. So ayan, siya din po yung pala mga kalingap yung coordinator na nag-aasikaso dito para sa ano ni Rina. So ayan, ma'am, kamusta po si Jeremy sa klase? Totally, nung naging ano ako sa DQ, hindi naman talaga ako as in teacher nila. Student teacher ako that time. Tapos nahandilan ko yung section nila. Sabi ko, nung una ko nga siya nakita dito, nagulat kasi ako, nakita ko siya. Tapos sabi ko, familiar to. Kasi nga, di ba ang pag-teacher ka, dalawa lang matatandaan mo. Yung isa, pinaka-active. Yung isa naman, pinaka-makulit talaga. So, natandaan ko siya. Tapos, sabi ko, oh, nandito ka pala. Ano, ni Sir Vincent pala daw. Sabi ko kay Sir Vincent, ano po siya? Magaling siya sa klase. Active siya. Isa po talaga siya sa mga active that time. Kaya talaga natandaan ko siya. As alam mo yun, lagi siyang nasagot. Tapos, isa po siya sa maaasahan talaga. So talagang maski sa pagsasagot sa ano, okay na. Opo, kaya sabi ko, galing din naman kasi parang before po may na-share din siya talaga na yung estado din ng ano niya, life niya. Oo. Nalaman niyo na din po ba yung estado ng buhay? Hindi pa naman talaga totaling nalaman ko lahat, pero yun nga, alam kong may ano siya sa pinagdadaanan siya, yeah. Something ganun. Sobrang bigat ng pinagdadaanan niya. Napakahirap sa isang ganyan na binata. Okay. Panganay siya, tapos may ganun siyang pinagdadaanan. Totoo po. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na magpursige siya. Mm-hmm. Dahil
walang ibang tutulong sa kanya kundi sarili niya. Totoo po. Ano naman din po siya, talagang masipag po siya. Masipag. Wala pong duda doon, masipag po talaga siya. Naasahan talaga. Naasahan po talaga. Well, si, talaga si deserve niya po. Deserve niya po yung tulong. Tulong po. So, ayan. Ano masasabi mo, Jeremy? Dahil, ayan, may mga taong, ito, lalo na si ma'am, na nasaksihan talaga ang kasipagan mo. Active ka daw sa school. Bilang ano ha, napaka ano yun, maganda sa pakiramdam yun na isang teacher ha, nga ang kasamang ganung bagay. Ano masasabi mo kay Ma'am Angeline? Maraming salamat po Ma'am Angeline dahil kahit isang araw ko lang po kayo nakilala at nung nagpakilala po ako, natandaan niyo po agad ako. Kahit ano po, kinakabahan po. Okay lang yan. Normal lang yan. Sabi ko sa iyo, huwag kang kakabahan. Yun ang tinuturo ko sa inyo, maging ano siya sa confident niya. Maging malakas siya. Opo. Kasi pag laging may yain, walang mangyayari. Totoo. Diba? Si ma'am nga, naniniwala dun. Huwag kang kabahan. Okay lang yan, kami lang to. Parang gugantuan lang tayo. Nagpapasalamat siya kay ma'am dahil natandaan ka niya. Opo. So, alam mo ba ma'am, bakit siya laging ganyan? Meron din kasi siyang pinagdaanan sa buhay niya na never niyang nakakalimutan. Pwede mo bang maikwento yun na Jeremy para at least kahit paano, kahit one day lang na ano ni ma'am mo, nakita ka, malalaman niya yung nangyari sa buhay mo. Yung sinasabi mong parang doon ka na trauma, kahit andyan yung panginginig mo, yung taba mo, pwede mo bang maisabi sa akin? Yung time po na palipat-lipat po ng tirahan sa mga pinsan po ni Papa, saan-saan po mga kapatid ni Mama, yung pagkakataon po na habang ano po, yung may makakasalubong ko na lang po na may dalang sundang itak or naghahabulan po na may dalang itak. Yung hindi po naalis agad sa isip ko na baka yun na po yung kamatayan ko. Yung dumalang po sila sa tabi ko habang naghahabulan po siya. Tapos yung kapag may naririnig po akong nag-aaway na mag-asawa, nagtatapunan po ng mga gamit na babas na yun po talaga yung pinakaayo. Kaya doon nagkaroon talaga niya Diyos. Kasi ano siya, isang tao, pag mapag-isa ka lang, mag-isa ka lang, pag may mga ganyang bagay na dumating sa punto, sa buhay mo, may nervousin ka talaga. Okay. Siguro, tumatak sa bata na ganyan nangyari. Kaya ayan, hanggang ngayon, dala-dala niya. Yan ba talaga mahirap? Kaya ngayon nga, kaya ngayon, ginagawa ko para sa kanya na maging matapang siya. Hindi naman siya totally matapang nang nangaaway. Kumbaga yung labanan niya yung mga ganyan takot sa buhay niya. Kasi pag nagpadala ka sa takot, Jeremy, ikaw yung mahirapan dyan. Ano? Kaya, yan. Ito yung first time niya na sumama na mag-i-scout ako. Opo. So sabi ko, isama muna kita dito sa photoshoot ni Rina para ma-meet mo din si Rina. Para makapagpa-picture ka kay Rina. Sikat na Kalingap Angels yun, di ba? Maganda din po yun na ano siya sa mga gantong... Para ma-develop yung ano, self-confidence niya. Self-confidence. Para hindi ka nahihiya, marunong ka na makipagsabayan. Lalo na siguro pa nagkanta ka sa birthday ni Rina. Siya na yun. Kaya nga, sabi ko kanina, bali ikaw yung kakanta na sinabi ni Sir Vincent. So baka may sample ka kay ma'am. Kasi maririnig niya. Baka may sample kang kanta. Sample daw. Tingnan daw natin. Sabi ko, pag kinakabahan ng malalim, inhale, exhale, then blow. May pause po Sige, okay na nga. Kung may taong dapat na mahalin ay walang iba kundi ikaw. Ang buhay ko muli nag-iba na puno ng saya. Pinuhay mo muli ang takbo at ibok ng puso sa iyong pagmamahal. Lang ibang makakapigil pa sa akin. Binapun siya. Okay, ang galing. Ano pa? May gift siya sa pagkanta po. Yeah, sana. Kasi talaga eh.
para sa akin. Wala din. Pero parang ano, swerte yung mga ganyan na binibigyan. May kanya-kanya man tao na binibigyan ng mga gifted, di ba? Oo. Pagkanta, sa talino, diskarte, yung ganun. Kaya dapat pinag-iingatan yan, ano? Kumbaga. Steer off. Yeah. Mas pagbungahin mo, mas palaguin mo para in the future, mas lalo mo siyang maano. Magamit. Ma'am, may isang tanong lang po ako. Ano pong pwedeng may advice mo para kay Jeremy na may adapt niya na para in the future, daladala niya yun? Okay, impromptu pala to. sa ano niya talaga, mahirap yun kasi before, na-experience ko din yung trauma kasi na kapag nangyari yun, kasi pagkabata ka, foundation yun eh. Foundation, pagbata ka, minumold yung ano, binibigyan ka ng foundation. Ngayon, pag hindi maganda yung foundation mo, madadala mo talaga yun in the long run hanggang sa paglaki mo. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin, I think, ano ko lang, advice ko lang, mas magpakatatag ka, tapos yung mga nakaraan, mahirap man kalimutan, may mga time na minsan, bilang na lang pumapasok. Pero, katuloy na sinabi Sir Vincent, inhale, exhale lang. Hindi naman talaga kasi ako yung maalam sa ganyan, pero nagkaroon din ako ng experience. Ano, kalimutan mo na yung mga bagay na mga hindi nakakatulong sa'yo. At mas mag-look ka sa, sa future, kung anong gagawin ni Lord para sa buhay mo. Kasi God is good naman po, baga. Yes. May purpose kung bakit kayo nag-meet ni Sir Vincent. Yun na yun. Ito na, malay mo, ito na yung start ng mas panibago at magandang buhay para sa'yo. Yun yung sinasabi ko sa iyo. Kasi mo tayo nag-meet, ano? Ano masasabi mo sa magandang advice ni Mama? Ay! Mama Angeline, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng magandang advice. Payo po na lumaban at magpakatatag sa pinagdadaanan sa buhay. Kaya mo yan. Ma'am, thank you so much. Okay lang na makasama ka sa vlog ko. Okay na po. Thank you so much. Okay po. Thank you po. So ayan mga kalingap, nandito kami sa Jollibee at ayan, makain muna kami ni ano, ni Jeremy. At naisama natin ito sa photoshoot ni Rina. At yan, nakita mo si Rina. Ano masasabi mo kay Rina? Sobrang ganda po. Sobrang ganda. Mukhang artistahin. Mukhang artistahin? Ay grabe. So ayan, kain muna tayo bago tayo magpunta dun sa in-scout natin. Ano? So ano yung naramdaman mo, ano yung masasabi mo sa ginagawa ni Kuya Vincent mo sa araw-araw? Na ano po, sobrang napakasipag po na maghahanap buhay araw-araw, wala pong pahinga. Bawat isang araw po nakakailang gawa ko po ng video para lang. Sobrang napaka, hindi ko po iniisip yung time na magkakasakit ka kahit mainit, maulan, sige lang po. Sige lang, sige, basta makatulong lang. So, ayan. So, ngayon ay may pupunta tayo na may scout tayo. Ano? O, ito yung drinks mo. Ginom ka. Sobrang init din, ano? Pero dun sa office na naman natin, hindi. Pero siyempre, sa panahon, grabe init. Pero at least, tapos na yung ano, photoshoot, ano? Di ba? Pati ikaw, nagandaan ka kay Rina, di ba? Ha? Sobrang ganda po. So, ayun, kakain tayo, ha? Magkain kang madami, ha? May pinapaabot sa iyo si ano? Si Ninang Nena. Nagpaabot sa iyo ng bali 3,000 eh kumain daw tayo. So yan, hanggapin mo ito. 2,000. At ito pa. Oh, Jeremy. Yan. Magagamit mo yan sa pangano mo ha, pang allowance mo ano. Sa pangaraw-araw mo itago mo ha. May bulsa ka? Meron? Mamaya ko lang kukunin. Ay sige, dito mo sa akin. Paalala mo sa akin ha. Mamaya mo lang kukunin. Sige. At may pupuntahan pa tayo, basod, malayo-layo pa. Meron kasi nag-message sa akin na kailangan ng tulong. Single mom, punta na lang natin para maabutan natin ng biyaya. Salamat po kay Ma'am Nena sa pagbigay niyo po na pera para dagdag allowance. So, maraming maraming salamat po. Kung hindi ko lang po kung nandito lang po kayo, baka hindi mayakap po pa po kayo sa sobrang pasasalamat. Ano yung bagay na nararamdaman mo sa ngayon na di ba ang daming nagmamahal sa iyo,
ang daming tumutulong sa iyo. Ano yung nararamdaman mo? Sobrang pasasalamat po. Na kahit na ilang po nila akong nakilala, tuloy-tuloy pa rin po ang suporta nila at ang pagmamahal. Maraming salamat. Yan, nakausap din natin si si Ma'am mo na sobrang proud sa iyo. Di ba? Marami nakakatawa, nakakataba ng puso na ganun na may take care na talagang proud na proud sa mga katulad mo. Talaga, ikaw daw ay active ka daw. Talagang nagtiyaga ka, nagpuporsige ka mag-aral. Pag ganun na teacher, sinabihan ako talagang sobrang proud ako sa sarili ko. Talagang mas gaganahan pa ako mag-aral. Ano yung bagay na pumasok sa isipan mo na ganun, may teacher pa ng proud sa akin? Patuloy ko ang pagsisipag sa pag-aral, yung pagsusumikap. Habang nagpapaaral, habang pagkakataon, tuloy-tuloy lang pag-aaral para maabot ko ang makamit ko ang inimiting pangarap. At talagang mapupursige ka para makatapos. Yun din ang inaasahan ni Kuya Vincent Mano, na makatapos kong pag-aaral. Kasi para sa iyo din yun someday, di ba? Yung sinasabi sa'yo ni Kuya Vincent. At lagi mo intindihan yung mga payo namin, dahil para sa iyo yun, di ba? So, ayan. At kain ka na. Kain na. At medyo malayo-layo pa tayo. Ay, andun. May kutsara dun. Sige, huwag ka dun. Masarap ng Jeremy, masarap. Solid. Solid po. Matagal ka na rin ba bago makapasok dito? Matagal ka bago nakapasok dito? Dito ako nakapasok dito. Ay, di ka ba nakapasok dito? Jollibee, first time mo lang to? Sa SM lang po. Sa loob po ng SM na bago po. Na Jollibee. Sino kasama ang pagpunta dun? Yung lolo ko po dati. Pero matagal na. Pero ngayon na may edad-edad ka na, alis first time lang. Dito po. Dito. First time mo lang dito makapasok na bagong Jollibee dito? Grabe. Enjoy ka lang. At least, napasaya kita kahit sumama ka sa pag-scout ko. Ano yung mga natutunan mo ngayong araw? Pagpapasalamat po sa Panginoon. Pagpapasalamat sa Panginoon. Sa iyo din po at sa mga viewers. Mga supporter. Yan po, be limitless. Sana napasaya kita ha. At sa tulong din niya ni Ninang Nena, na kumain daw tayo dito sa labas at igalangan daw kita. At yun, ito yung time na first time mong makasama sa pag-scout ko at na-meet mo pa si Rina. Diba? At marami kang natutunan, hindi lang sa akin, at sa teacher mo. At yung mga nangyayari dito sa kada pag-vlog ko, di ba? At sana lagi mo tatandaan na Jeremy, na always kang magpasalamat sa ating Panginoon, always kang magdasal, At malampasan mo yung problema mo, di ba? At lagi ka lang magpakatatag, Jeremy? At yun, sabi ni Ma'am mo, kalimutan mo daw yung mga bagay na nakakalungkot sa iyo. Yung tumatalo sa damdamin mo, mas piliin mo nang maging masaya ka. Okay, yan, dali mo ito para may merindahan pa mamayaan, yung burger ha. Happy ba? Happy? Sobra po. Yan. Okay, Akir. Ready ka na sa pag-scout natin ngayon? Ready na po. Yan. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Nena, Kuya Vincent, dahil sobrang pinapalakasin po yung loob ko, yung pinakandam ko para malakas po yung pakikisama ko sa, yung pakikialogilo po sa ibang tao na hindi po kabahan at abuti po ng nervyos pagpapapan. Sobrang, yung normal na lang po sa akin na maka-encounter po ng ibang tao dahil po sa iyo. Alam naman, sa akin, gagawin ko lahat, makatulong sa iyo, So, God bless sa'yo, Jeremy. At tayo mag-scout na. Ingat, nandito na kami ni Jeremy. Yan, Grabe. May pasalubong kay tita niya. So, ayan. Ito.
Mga Jeremy, ito yung pera mo. Nakuha mo yung sukli mo, pagbili mo ng pizza. Pampasalubong kaya, no? Ayan. O, yan. So, ano, happy? Sobra po. Maraming salamat po ulit kay Vincent sa effort niyo ulit sa pagsamin sa akin sa ibang tinutulungan niyo din po. Salamat din po kay Ma'am Nena na nagpaabot ko ng pera. Maraming salamat po. Yung nabanggit po sa akin na may sakit po yung tatay mo. Sana po gumaling na po yung tatay mo na nasa hospital na kukumpan. At kahit na gano'n po, patuloy ko pa rin po nagkasakripisyo. Sobrang sipa ko po dahil na kahit nasa hospital po yung tatay mo, patuloy ko pa rin po tumutulong sa iba. Maraming salamat po. Isasama ko po sa dalangin ng tatay mo. Sana po gumaling na po siya. Okay, salamat Kevin ah. Oh, thank you. Ingat din palagi ah. Maraming salamat. Oh, okay, sige. Jeremy, salamat ah. Oh, ingat. Okay. Ingat po. Okay, sige. Gumaling na po yung tatay mo. Okay, sige.